So sa mga subscribers ko na nagre-request ng video naman about sa multicab, ayan. So syempre doon, lagi mga owner type jeep yung ginagawa ko ng video. So this time mga boss, nandito ako sa Dasmariñas, Cavite. Dinayo ko itong malayong lugar ng Cavite para lang mahanap itong multicab dealer na ito. So Dasmariñas, search nyo lang sila through Waze. Makikita nyo naman yung kanilang allocation. So kasi ganun lang din yung ginawa ko kanina. True Waze, search nyo lang Multicab Cavite. Dadali na kayo sa location na to. So ayan yung mga Multicab nila. So para malaman din natin mga boss kung magkano yung presyo ng kanilang mga Multicab, tsaka kung ano yung mga payment options na pwedeng gawin, tanong tayo sa loob. Sir, magandang araw po. Hi. Sir, mag-inquire lang po. Jeep doctor po. Yes, sir. Mag-inquire sana kami, sir, dito sa mga unit nyo, sir. Ito, sir. Ito yung tinatawag na Deluxe XTR. Yeah, ito yung tinatawag natin Deluxe XTR EFI. Okay. Ito yung tinatawag nila yung parang maliit na L300. Maliit na L300. Kadalasan yung tinatawag na customer kasi nakikita nila same sa ano. Suzuki na EFI na. Tulad ng nasa sticker? Mm-hmm. EFI. Anong mismong model ng makina nito, sir? Ang makina niya, sir, is either F6. F6A. Okay. Tapos, ito, sir, aircon na ba siya? Aircon dito siya sa front cabin. Sa front likod cabin. Meron tayong blower. Blower lang po. Okay, so yung aircon nito nasa front cabin lang. Tapos, may stereo na yan. Ayan guys. So stereo, may aircon dito pero sa front cabin lang. Pagdating daw dito sa likod mga boss, blower na lang. Ayan. Tapos ang transmission nito, sir, ilang speed po? Ilang speed, sir, ang transmission nito, sir? 4 speed. 5 speed. Ayan, sir, manual. Manual 5 speed manual transmission. Okay. Sir, pagbaka nga ganitong klase ng unit, nasa magkano po siya? Ang range ng unit natin, sir, sa ganitong model, Deluxe XTR EFI 62 kung tawagin. Okay. Is 335. For cash? For cash, nagbibigay tayo ng discount na as far as long as 20,000. So, magiging 315 na lang. Mga 315 kung cash. Pag, yung 335 na yun, sir, installment ba yan? Actually, yung base price yun. Yung base price niya. Pero pag installment, pwede rin po? Yes. Magkano naman po ang down payment pag installment? Installment natin 20% down payment, more or less nasa 50,000 plus ang down payment ng ganitong unit. Yes sir. Tapos, ilang years ang... Meron tayo 1 year, meron tayo 2 years. 1 year, 2 years. So, for example sir, yung ganitong unit, 50,000 down payment, tapos kukunin ko siya by 3 years, ilang... Magkano naman po? More or less sir, nasa 14,000 ang monthly niya kung sa 3 years niya siya kukunin. 3 years, pero sa 1 year mga nasa? Sa 1 year nasa, kasi pagka 24 months, 17 ang 1 year niya, sir, nasa 20 plus. 20 plus po? Okay, so mga 20 plus. Kasi nag-offer din tayo ng ano? Yes, sir. Diba, ang cash, may less than 20,000, nag-offer din tayo ng 3 months, 0 interest. 3 months, 0 interest. Makukuha mo siya ng cash, but then again, yung balance mo, kasi may 50% na down payment, yung other half niya, 3 months to pay. Okay. So, get mo pa rin siya as card, kaya lang may leeway ka 3 months para pala.
3 months yun. Okay. So ang unit na to guys, kung gusto niyo siyang kunin for cash, 315,000. Discounted price na yon. Deluxe XTR. May pagkakaiba ba sila, sir? Yes, sir. Bali, ito naman yung pinakamodelo natin ngayon. Hindi tinatawag na Deluxe XTR EFI 63. Oh, anong kinaibahan nila, sir? K6. K6 naman ito. Ito yung F6A. F6A. K6A naman ito. Pero pareho sila, sir, na air condition tong yes, cabin. Blower lang din yung sa likod. Para pareho sa sila, sir. Maka-aircon yung unahan niya. Okay. May stereo. Tapos 14-seater din. 14-seater din po. Sir, matanong ko pala, may mga 4x2 tsaka may mga 4x4 yes, na ito. At ito sir, anong ano ito? Sa ngayon sir, yung mga display unit natin, kagaya nga ganito, naka 4x2 yan. 4x2 po pero ito. Si customer ay mag-order, natawag natin made to order, pwede. Gagawin customize. Natin yung customize 4x4. Okay. Kaso may waiting time lang talaga. Tulad nito sir, 4x2, magkano price nito sir? Ang price niya, medyo price niya converting to 374. Base price pa yon or discounted na rin? Pag discounted sa ka sir, less 20,000, 354. 354. Kung gusto ko sir na, since 4x2 ito, gusto kong gawing 4x4, magkano magiging additional for example? Ideally sir, pagka sa cash tayo, yung 354 siguro mag-additional ka ng natin 10,000. 10,000. 644x4 na siya. Okay. Tapos may waiting time sila. 45 to 60 days kasi made to order ang labas niya. Okay, sige sir. Kasi imo-modify, ano sir? Yeah. Tapos bukod sa XTR, anong tawag naman dito sa isang yan sir? Ito naman sir, scrum. Yung pickup 4x4 scrum. Sa madaling paliwanag, carburetor type sir. Ah, carburetor type. Yung the first two units na EFI ito pareho, sir. EFI, muscle body. Wala okay. Siya. So, itong carb type na to, F6 din. F6 din yan, sir. Pero carb type nga lang. Okay. 4x4 na rin siya. Pwede yung mga panghanap buhay, pang negosyo. May pickup style na tinatawag. Ayan. Pag ganito, sir, ang presyo, magkano po? Ang presyo naman, sir, to pick up 4x4 scrum is 255,000. 255,000. Cash mo yan sir, meron tayong less 20,000, so plus 235,000. So 35, less 20,000. Basta sir, para sa installment, kung magkano yung presyo niya, 20% down payment. Yes. 20% down payment, ayan. Tapos, yung haba na lang nung installment, pwedeng 1 year, 2 years, saka 3 years sir, ano? Tapos pre-registered na po lahat yes, siya sir. Bali ang kasama sa mga unit natin, 1 year LTO industry. Okay. Tapos meron tayong 3 months warranty. 3 months warranty. Sir, just to clarify para alam din ng lahat, wala pong bagong multicab. Yes sir. Actually, lahat po ng multicab sa buong Pilipinas is assembled. Yes sir. That, sa pinakamaiksim paliwanag sir, ang mga multicab na nagagaling lahat kay Japan. Japan. So yung mga ginang sa Japan, binibili natin, nire-recondition natin, sir. Oh, for reconditioning sa atin. Ay, ang ito, sir, napuntahan mo, ang category natin is brand new recondition. Brand new recondition siyang matatawag. Meron tayong production sticker. Okay. We have competitors, but hindi nila nagpo-provide ang production sticker. Okay. So, meaning to say, sir, sa documentation, so legal po tayo lahat. Okay. Ayan. Tapos, sir, yung transfer of ownership, kayo na rin po ang bahala. Para pati paglalakad. Okay, sir. Sir, bukod sa mga gantong design model, mayroon pa ba kayo ibang model bukod dito sa mga to? Deluxe XTR, tsaka yun. Pa, sir, actually, may mga EFI din na pick-up. Ang parenting, yung kasi hindi siya available. Okay. Ang kanyang model, sir. Ah, itong mga to. Transformers room wala kayo. Pero parang ganito rin kasi naka-modify siya. So yun yung ibang mga model. Di ba sir, meron kayo sa Batangas? Meron sir, meron tayo sa Lipa. Lipa. Sir, magpapakita ko sa'yo dito na actually mga features din na 63 models natin. Ito yung multi-cab 63 natin, like yung sa gitna kanina. Okay. Ito na yung mga updated na mga 63 models. We have passenger type, kung tawagin siya ERXCR, EFI 63. Parang ito. Ito yung nakita natin kanina sir na
Linux XR EFI63. Another one, sir, yung Transformer EFI63. Yan yung wala kayo dito, no? Pero lahat ng wala dito, sir, pasok po yun. Made to order, pwede tayo. Made to order. Ito, sir, yung other part ng pickup na nakita mo kanina. Pickup, lift-up 4x4 EFI63. So, ang kaibahan nito? Ang kaibahan niya, sir, extended yung body niya. Compared to mas mahaba. Tsaka ito is nga yung carbureted type pa. Yeah. Okay. Ito na siya, meron din tayo PRM. 4x2. Yeah. Yung blue na yan, kapareho lang ba niya? Ayan, yeah, sir. Yung blue na yan, sir. Pick up 4x4 EFI. F6 po ang kanyang F6 din yung kanyang makina. Okay, so pick up to. Compared to sa red kanina, pareho silang pick-up guys pero carbureted to. Ito naman yung EFI na F6 din pero EFI naman. Sir, just to clarify, lahat ng units nyo, ang front cabin puro aircon? Sa mga deluxe model sir, yes. Yes, pero sa mga pick-up hindi? Sa pick-up sir, kasi ang meron lang natin pick-up na may aircon yung Transformer. Transformer? EFI. Ay, yung Transformer na yan. Tsaka ito sir, pinakita ko siya lang. So yan lang yung may aircon. Tapos bukod dito itong mga to wala na yung blue. Okay. Pero if the customer wants, sir, EFI ang model, pwede rin yun, sir, palagyan ng aircon. Made to order na rin. Made to order, okay. Tapos napansin ko, sir, mga optional accessories na to, add-ons. Yeah, sir, add-ons. May kanya-kanyang presyo yan, sir. For example, ito, gusto kong pa-alloy rim. Magkano naman yung additional niyan, sir? More or less, sir, sa alloy rim natin sa 13, lumalaro po yan ng 11,000 to 12,000 additional. Okay. Brand new talaga, sir, ang alloy rim. Brand new alloy rim. Okay. Tapos may bull grill din kayo. Yeah, sir. Ito yung mga yun, sir. Yeah, sir. Kasama na installation dyan. Pagka, yes, sir. Pag bumili sa'yo dito, kasama na siya sa installation. Ang babayaran mo na lang is yung mismong mga bull grill na lang. Okay. Roof carrier. Roof carrier, sir. Actually, sa ganyan, yung mga nakikita mo sir na yan, roof rail, libre na yan kasama na sa unit. Dyan okay. Ilalagay yung mga carrier. Yung mga carrier na ganito. Sir, kung di ako nagkakamali, sa mga owner type jeep, ang roof carrier is may kasama sa registration. Yes, sa ganun din. Kaya sir, we do recommend kapag si customer is maglalagay ng, sabihin natin, top load or carrier, okay, inform us ahead of time para pag ipa-register natin, kasama na. Okay. Maganda. Kasi violation nyo sir, pag nahuli ng ano. Kasi magkano lang siya, 100 pesos, tama? Ang registro. Yes, sir. Additional sa registro, 100 pesos lang. Malaki problema. Yun, malaki ang penalty guys. So, huwag kayong maglalagay ng top load carrier kung walang kasama sa registro ninyo. Kasi 100 pesos lang yan, every registration, pero ang penalty yung mabigat. Okay. Ito pala yung mga sample ng mga alloy rims niya, sir. Yes, sir. Actually, may mga pagkakas tayo, sir. Yan yung mga sample ng mga alloy rims nila. 12,000, sir? Yes, sir. 12,000. Ano yun? 5-piece na yun o 4-piece na? 4-piece na, sir. 4-piece na para lang doon sa ano. Pero yung reserve nun, yung ano pa rin? Steel rims. Steel rim na. Steel rims pa rin. So, 4 pieces, guys. 12,000 pesos. Ang ganda nito. Ayan. So, yan yung add-on na pwede nyong gawin, guys, kung ayaw nyo ng steel rims. Tapos, mag-aalay na kayo ng mugs. Ayan. So, sa bagay, sir, kahit mga naka-steel rims yan, di ba, tubeless na rin ang ginagamit niya. Tubeless tire na rin. Okay, so walang problema, guys, kahit steel rim yan. Tubeless tire naman. Kaya kung sakali magpapalit kayo ng alloy, hindi nyo na kailangan magpalit ng tire. Ito na rin yung ikakabit. So alam nyo na ngayon kung magkano yung presyo ng mga multicabs dito sa Multicab Cavite. So sa mga interested na bumili mga boss, punta lang po kayo rito. Ilalagay ko yung Facebook page nila dun sa description, pati yung contact number nila. Tapos yung address nila ilalagay ko na rin po dito para alam nyo na lahat ng details tungkol dito sa Multicab Cavite na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga boss at sana nagustuhan ninyo yung pinakita ko sa inyo mga multi-cab units ngayong araw na ito.